Oh, eto na guys, sa mga naghahanap ng bagong ano ha. Entry level naman. Ito guys, hawak naman natin ang entry level ni Realme. Ito si Realme Note 60. Tapos guys, ito nga pala doon sa mga naghahanap diyan ng baka may mga naghahanap po sa inyo ng Note 50. So, syempre guys, asahan na natin na magiging limitado na lang po magiging mga stock niyan ngayon. So, double check na lang po natin 'yan sa mga area o mga multi-brand store na mayroon pa silang stock niyan, kasi siguradong mauubos na po 'yan dahil may bago na po silang release ngayon. Ito po yung kanilang Note 60. Guys, ito para sa dalawang, ito may dalawang variants po ito. Para po sa 4GB RAM 64. Yan, meron po siyang 4GB RAM 64 at meron din itong 4GB RAM 128. Para po sa dalawang variants ito guys, Realme Note 60. Ito guys, check natin yung kanyang specs and parameters. So dito guys, meron itong armor shell top build. So napakatibay din po ng ano nito ah, ng pinaka yung durable, napaka-durable nito. Then meron siyang 48 month fluency. So meron siyang 4 na taon na hindi magbabago yung performance nito. Tapos isa pa dito, ayan, sa camera meron siyang 32MP super clear camera. Pagdating naman po sa refresh rate ng kanyang screen, ito ay naka 90Hz eye comfort display na rin. Ayan, IP64 para sa dust and water resistant. At syempre guys, ang maganda dito, yung screen nito, yan, meron siyang rainwater smart touch. So, ibig sabihin guys, kahit basa yung screen natin, magre-response yung screen niya. So, yung kanyang, yan po yung rainwater smart touch. Para po sa presyo guys, ito na, 4GB RAM 128, 5,999, o oh, almost 6,000, 5,999. Then yung kanyang 4GB RAM 64 po ay 4,999. So ito guys, so tama-tama yan sa mga naghahanap ng latest na budget phone dito kay Realme. Ayan, Realme Note 60. O, di ba? Tapos guys, ito tuloy-tuloy na natin. Ito naman katabi, ito yung susunod naman natin, yung kanilang ano. Ayan, ito naman yung kanilang Realme C61. So, napakanipis din po ng design yan guys. Ayan, for Realme C61 guys, ito may dalawang variants din nito. Ayan, ang maganda po dito sa kanilang budget na to guys, itong kanilang bago na to, ito po yung napakatibay din. Ito yung mga binabagsak-bagsak. So entry level pero pambagsakan. Ito guys, para sa dalawang variants po nito, ito ay mayroong 16GB maximum RAM 128 at mayroong 24GB ang taas ng RAM nito ah. Maximum RAM 256GB naman internal storage. Pero guys, para doon sa isang variant ito na 128, 6,999 at 7,999 naman sa 24GB na mayroong 256GB internal storage. Ito nga pala guys, yung isang kulay nito, ito yung Spark kulay nito. Kulay po nito is Sparker Gold. So guys, may dalawang colors po ito, Sparkle Gold and Dark Green. Ayan. Ito guys, para sa ating specs, ayan, bigyan ko kayo ng konting idea guys dito sa cellphone na itong si Realme C61. 6.7 na naka 90Hz na po yung refresh rate ng screen niyan. Para sa kanyang high definition display. So meron na rin po itong mga air gesture command o yung tinatawag nilang real essential talaga, yung mga papakinabangan talaga natin. O di ba? Yung mga ganoon, yung mga command. Then sa camera guys, ayan, check natin yung gaano kalinaw ng camera niya. O meron siyang 50 megapixel. Eto guys, para sa camera, check na po natin. Meron din po itong malinaw na camera. Ayan, napakalinaw rin. Guys, budget phone din to ha. Dalawang variant. 6,999 at 7,999. Ay guys, Pasko na. Ano na. Hindi kaya tayo makapiright din sa mga tugtugin ngayon. Kasi ngayon ay September 1 ha. So yun guys, ulitin natin ang price nito. Ito ay 6,999 para sa kanyang 128GB. Sa mga naghahanap po dyan ng matibay na cellphone pero entry level lang, yan, Realme C61.
Then 7,999 naman po ang isang variant nito na 256GB na napakataas po ng RAM, 24GB maximum RAM. Tapos guys, next natin dito ipapakita sa inyo yung kanilang Realme C63. Maganda dito guys, for Realme C63, ito flat design nito. Tapos ma-appreciate mo kung mahilig ka sa design, syempre yung likod dito guys is walang kabakas-bakas ng mga kamay natin dito kasi leather yung likod nito. Leather. Galing. Ito, meron tong weatherproof design. Kaya pala weatherproof design. Yan. Tapos naka 45 watts po. Fast charge na po itong si C63. Yan, naka 45 watts superbook charge. At meron na rin po itong mga ano ha. Yung bago sa kanya. Yan. Yung mga real essential din po nito. Yung mga latest po sa kanya. Ito guys, bali hawak natin si Realme C63 ay merong isang variants. May isang variants. At ito guys, para sa isang variant nito na 16GB maximum RAM 256 po. Price po nito is 8,899. O yan guys ha, sa mga naghahanap dyan. Nang ano, pwede rin po to sa mga financing guys. Banggitin na rin po natin yung mga financing nila na pwede po dito. Sa mga mag-a-apply po, any model po yan. Pwede po dito ang Skyro and Home Credit. Yan. One valid ID lang po ang ating kailangan. Tapos next guys, yung kanilang Realme C65. Meron pa ba tayo ng Realme C65? Yan. For Realme C65 guys, eto naman po guys ang update natin for Realme C65. Ito po ay isang variant lang din. 16GB 256. Yan. Para po sa latest price po natin sa model na to, ito po ay 9,999. So guys, pagdating sa charging, ito ay naka 45 watts, pas superbook charge na rin. Meron na rin tong 48-month fluency protection. O, di ba? Battery, 5,000 mAh battery. Then pagdating po sa chipset, ito ay naka powerful Helio G85 chipset. Yan, naka MediaTek Helio G85. Ganda ng design nito guys, oh. Shining Starlight design. So itong tawag pala dito guys is Shining Starlight design. Yung design nito sa likod. Bali nga pala guys, size ng screen to ay naka 6.7, you know, with eye comfort display. 6.67, naka IP54 na din. Yan, water resistant. Pagdating naman po sa volume, naka 200% po to. So may malakas din pong volume to, 200% volume mode. Naka Type C. Yan, guys, Realme C65, 9,899. Tapos guys, ito, dito naman tayo kay Realme 13 Pro Series. Yan, yung kanilang mga latest model, no? Yung kanilang mga top of the line. Yan, 13 Pro Series guys, ito hawak natin yung kanilang 13 Pro 5G. Para sa latest update po natin sa model na to, ito guys ay merong maximum RAM na 24GB maximum RAM, 256 po internal storage. Yan, sa mga naghahanap po ng latest model po dito kay Realme, ito po yung kanilang mga bago ngayon. Yan, bali guys, ito, price po ng hawak natin na to is 24,999. Ayan, bali ito guys is naka 120Hz na rin po yung kanyang refresh rate. Naka-curve po yung kanyang screen. Ayan, naka-OLED. OLED display po yan guys ha. Ito guys, pagdating sa chipset nitong si ano, Realme 13 Pro 5G. Ito po ay naka, ayan, naka Qualcomm Snapdragon 7. Ayan, 7S Generation 2. Sa mga nagtatanong po ng chipset nito. Ang taas din po ng ano ha, ng AnTuTu benchmark nito. Yan, meron siyang 680,000 plus AnTuTu bench score kung tawagin. Ganda. Yan, Realme 13 Pro 5G guys, price natin dito 24,999. 24GB maximum RAM, 256.
Tapos guys, lipa tayo doon sa kanilang 13 Pro Plus 5G naman. So dito guys, ito yung kanilang pinaka top of the line din. Ito po ay may dalawang variants na pwede tayong pagpilian dito. Ayan. Para po sa kanyang 24GB maximum RAM, unahin na po natin yung pinakamataas nito. 512GB internal storage is 31,999. At para naman po doon sa kanyang 24GB maximum RAM din, 256 po, ay 28,999. So, difference ng dalawa is ano ah. Unang-una is syempre yung internal storage nito. Dito kay Pro. Dito guys, ito meron itong design. Sa display nito is naka 120Hz na rin po yung refresh rate ng screen to. Naka curved vision display. Hello! Tapos naka 80W Superbook charge na din. Ayan. Ito guys ah, itong tinatawag na Monet inspired design. So, meron siyang Monet inspired design. Ito po yung tinatawag na Monet inspired design. Guys, ito kasi parang yan ay drawing. Ganda ng design nito. Napaka-elegante. Bali po, size ng screen nito is naka 6.7 inches large screen. Then yung kanyang ano ah, yung screen to body ratio guys, is, ito po ay naka 93.2% screen to body ratio. Yan, IP65 po para sa kanyang rainwater smart touch. O, diba? Yan guys, sa mga nagtatanong ng battery nito, syempre guys, tumaas po ang battery nito. Ito ay merong 5,200 mAh battery. Ganda nito. Realme 13 Pro Plus 5G. Dito kay Realme guys, yan, dalawang variants, 28,999 para sa 24,256 at yung isa naman po nitong 24,512 naman po ay 31,899. Ito guys, for Realme 12, ito naman po yung ating update sa model nito. Dito guys, may dalawang pwede din tayong pagpilian. Para po sa 4G nito, Realme 12, 13,999. Ito po ay merong 16GB, 256 internal storage. Then, doon sa kanyang 5G, ito naman po ay 14,999. Naka 16GB, 256 na rin po internal storage niya. O ayan guys, para sa ating latest update dito kay Realme 12, 13,999 sa 4G at sa 5G naman po ay 14,999. Diba? Yan po yung ating mga pagpipilian ngayong ano, September 1. Then, ito naman guys, ang update natin for Realme 12 Plus 5G. Ito, flat din po yung design nito. Tapos ito guys, naka-leather ang likod nito. Naka-vegan leather po yan. Kung more on camera kayo guys, tama-tama sa inyo to kasi more on camera is naka-Sony po ginamit na camera dito. Para po sa dalawang variants nito, 17,999 at 19,999 po. Ito guys, update naman natin kay Realme 12. Ito guys, yung kanilang Realme 12 Plus 5G. Para po sa dalawang variants nito. Ito, para sa kanyang 16GB RAM 256, 17,999. Then, 19,999 naman po kung gusto natin ng mas mataas na RAM. 24GB maximum RAM, 256 internal storage. So, ito guys, kung more on camera guys, silipin muna natin yung ano nito ah. Yung mga specs and parameters nito. Yan, para sa main camera po nito, ito ay merong Sony LYT-600. So, with optical image stabilization po yan. Yan, 50MP para sa kanyang main camera. Macro lens po nito, yung macro cam nito is 2MP. Ayan. Then 8MP naman po para sa kanyang ultra wide. Yan, nakasmooth po ang video nito guys kasi ito ay merong super OIS. Snap portrait system. Guys, ito yung maganda dito, meron siyang snap portrait system. Sabihin guys, ito sobrang bilis ng galaw ng mga subject natin, makukuha na niya ng malinaw. O, di ba? Hindi blur. Then, naka-cinematic 2x portrait mode po yan. Master filter. O, diba?
At yung design po nito, syempre, luxury watches yung pinagkuhanan po ng design yan. Inspired, itong tawagin. Yan. Para po sa kanyang display, guys, syempre, ito yung naka-full high definition display. Yung pinaka-screen to body ratio nga pala nito, guys, ano? Naka 92.65% na. Halos full screen na talaga yan. 120Hz refresh rate, at ito yung merong HDR 10 plus o high dynamic range talaga. Then equipped na rin ng IP54 po ito para sa rainwater smart touch niya. Then pagdating po sa chipset, guys, ito naka MediaTek Dimensity 7050 5G chipset, at yung kanyang Antutu benchmark score 580,000 plus. So napakataas na rin. Then sa charging, guys, 67 watts Superbook charge na rin. So no worry tayo, napakataas na po talaga ng mga specs nito. Yan, Realme 12 Plus 5G. Yan po yung ating update ngayon, guys, ngayong September 1, 2024. So alam ko may mga naghahanap na po dyan at nagpaplano pa lang, kaya maaga po tayong gumawa ng video ng Realme ngayon. So ayan, guys, susunod po natin sa mga nagre-request nga pala, guys, ng mga accessories po na Realme. Ayan, guys, antayin na lang po natin yung ating upload ng ating mga accessories nga pala. Yung mga accessories po na Realme. May mga nagre-request po nyan.